Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po si Onyo Coco. Ngayong araw po ay gagawa tayo ng isa sa paborito nating meriendang mga Pinoy, ang pandeko po. Wow! Wow! Sarap! Yung tinapoy po niya, siksik po. Siksik na malambot. Pati yung feeling po niya, ang sarap. Okay, start na po tayo. Ito po ang ating ingredients para sa ating dough. Bread flour, all-purpose flour. Magkaibang flour po yung gagamitin natin. Ang bread flour po kasi ay para siksik po ang bread. Ang all-purpose flour naman po kasi ay para po mas light at fluffy po ang bread. Evaporated milk, dark brown sugar or yung muscovado para po mas moist po ang ating bread. Salt, egg, at para po sa ating yeast mixture, ang ating warm water, kailangan po warm or maligamgam, ang ating yeast, at brown sugar. Para po sa eksaktong sukat, pakicheck lang po ang ating description sa baba. Ang una po natin gagawin, ibubloom po natin ang ating yeast. Kailangan po ang ating water warm or maligamgam. Kapag malamig po, hindi po magbubloom ang yeast. Kapag sobrang init naman po, mamamatay po ang ating yeast. Kaya importante po na warm water ang gamitin. I-add lang po natin ang ating sugar at ang ating yeast. Haluin lang po natin. Yan po, set aside lang po natin. Hintayin po natin bumula or mag-bloom for 5 to 10 minutes. After 5 minutes po, nag-bloom na po ang ating yeast. Gagawin na po natin ang ating dough. Dito sa ating bowl, ilagay lang po natin ang ating bread flour. All-purpose flour. Salt at brown sugar. Mix lang po natin. Ilagay na po natin ang ating egg, evaporated milk, at ang ating bloom yeast. Haluin lang po natin. At siya nga po pala, nakalimutan ko pong sabihin kanina, nakalimutan ko po sa introduction ng ating ingredients, gagamit din tayo ng butter. Yan, gagamitin ko na po yung aking kamay para init po itong ating dough. Maglalagay po ako ng bread flour dito sa ating table. Ininid po natin ito for 10 to 15 minutes or hanggang maging smooth po siya. Yan po, malagkit lang po talaga ang ating dough pero magiging okay din po yan habang minamasa po natin. Kung nahihirapan po kayong magmasa dahil sobrang lagkit niya, gumamit po kayo nitong dough cutter. Iwasan nyo rin pong maglagay ng maraming flour kasi po titigas po yung tinapay nyo kapag napasobra. Kung mapapansin nyo rin po, isang beses lang po ako maglalagay ng flour habang nagmamasa po tayo. After 10 minutes po, ito na po yung consistency ng ating dough. Medyo kumikinis na po siya, 5 minutes na lang po ito. Yan po, after 15 minutes, yan na po yung consistency ng ating dough.
makinis na po siya. Mag-window paint test po tayo. Yan po. Kapag ginanyan niyo po siya, hindi po siya napunit. Okay na po yan. Maglalagay po ako ng konting cooking oil dito sa aking kamay. At irarab ko po dito sa ating dough. Ito po ay para hindi siya mag-dry. Yan po, ang kinis po. Lalagay ko lang po siya dito ulit sa bowl. Takpan lang po natin ng cling wrap. Yan po, i-rest lang po natin siya for 2 hours or hanggang mag-double na po yung size niya. Ngayon po, habang hinihintay po nating umalsa ang ating dough, gagawin naman po natin ang ating filling. Ito po ang ating ingredients. Fresh grated coconut, butter, brown sugar or muscovado sugar, ito po yung dark brown sugar, evaporated milk, at konting all-purpose flour. I-turn on po natin ang ating stove. Kailangan po yung apoy nasa katamtamang init lang, medium heat lang po. Lagay ko na po itong ating butter, ang ating grated coconut, at ang ating brown sugar. Lulutuin lang po natin ito ng 5 minutes bago po natin ilagay yung ating evaporated milk at ang ating all-purpose flour. After 5 minutes, ilagay na po natin itong ating evaporated milk at all-purpose flour. Pagsamahin po natin. Mix lang natin. Haluhaluin lang po natin for 1 minute. Pagkatapos po nun, papatayin na po natin ang apoy. Yan po. After 1 minute, ganito na po yung kanyang consistency. Okay na po yan. Iwasan nyo pong mag-dry kasi po hindi masarap ang feeling pag-dry. Turn off na po natin ang stove. After 2 hours po, magka-cut na po tayo nitong ating dough. Magka-cut po tayo ng approximately thick 45 grams. Yan po, tapos na po tayong mag-cut. Maglalagay na po tayo nitong ating filling. Dito po sa ating baking pan, maglalagay lang po ako ng konting cooking oil. Igi-grease lang po natin. Maglagay na po tayo ng filling. Flatten lang po natin. At isara lang pong maigi para hindi po bumuka. Yan po. Flatten lang po natin ng konti. Yan po, tapos na tayong maglagay ng filling. Bubutasan lang po natin gamit itong tinidor. Tapos
Hinagpan lang po natin ang tela. At i-rest po natin ito for 30 minutes bago po natin i-bake. After 30 minutes po, ready na po ito. Magbe-bake na po tayo. Pero bago po iyon, maglagay lang po tayo ng egg wash. I-bake po natin ito at 180 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. After 20 minutes po, palamigin lang po natin. Yan po, medyo malamig na. Ang ganda po ng ating pandikoko.